sabay-sabay nagpupuri dahil inak ho ng Kristong Hari kaligtasan ng kaniyang lipi sa kaniyang kinaluluklukan dininig aming panambitan abang bayan nagpag-ibig sa kandili niyan hananabig bayan ngayon nagbubunhi sabay-sabay nagpupuri dahil inagho ng Kristong Hari kaligtasan ng kaniyang lipi bayan ngayon nagbubunhi sabay-sabay nagpupuri sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo na makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mo na dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joaquim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joaquim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babilonya at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas,
pinuno ng kanyang mga tauhan na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay iyong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang kaldeyo, iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito si Daniel, Ananias, Misael, at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya pinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin yon. Niloob naman ng Diyos na siya ay makahagdugdan sa pagbibigay nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y pupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukan ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami sa mga kasinggulang namin na pinakakain niyo ng pagkain bigay ng hari at tignan ninyo ang magiging resulta. At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa sa kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon, itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila. Ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isinangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at enkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos na aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maliwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman
ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Lagi tayo magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan dito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukha na babae na malo na naghulog ng dalawang pusig. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng dinya nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang tanong, bakit ang ginawang pag-aabuloy ng babaeng balo na dukhang-dukha? Bakit binigyan ng Panginoong Jesus ang pag-aabuloy nitong babae? Bakit binigyan niya ng napakalaking halaga? Bakit natuwa ng husto ang Panginoon sa pag-aabuloy nitong babae? Ang pinakadakilan po, sapagkat itong babae, nag-abuloy siya bilang pagmamahal sa Diyos at wala nang ibang dahilan. Sapagkat mahal niya ang Diyos,
nag-abuloy siya. Kaya ang pagbibigay niya ng abuloy, binigyan ng malaking halaga ng Panginoon. Ang paalaala ngayon sa atin ng Panginoon, tayo rin, kung ibig ng natin ng ating pagbibigay ng abuloy, bibigyan ng malaking halaga ng Diyos, gawin natin ang pag-aabunoy out of love for God. Yan lang ang dahilan. At hindi lang yan. Kung ibig natin, bigyan ng malaking halaga ng Diyos ang ating pagsisimba, gawin natin ang pagsisimba natin bilang pagmamahal sa Diyos. Kung ibig natin, bigyan ng Diyos ng malaking halaga ang ating paglilingkod bilang Eucharistic minister, bilang commentator, bilang tagatugtog ng organ, bilang reader. Gawin natin ito na ang ating dakilan, out of love for God lamang. Ano man ang ating ginagawa, kung ginagawa natin ito out of love for God, bibigyan ito ng ating Panginoon ng napakalaking halaga. He will appreciate us very much for it. Kung ginagawa natin ang mga ito sa ibang dahilan, okay lang sa Panginoon. Pero hindi niya gaano bibigyan ng malaking halaga. Ano man ang ating ginagawa, kung ginawa natin ito out of love for God lamang, bibigyan ito ng Panginoon ng malaking halaga. Kung ako ay nagmimisa at ang dahilan ko, pagmamahal sa Diyos lamang, ang pagmimisa ko, bibigyan ng Diyos ng malaking halaga. Yan ang ibig ipaalaala sa atin ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyaya na walang humpay. Ang ating tugon, mapagbigay ng Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan.
manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod ng bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng magbabakagi ng aming buhay sa kanila. Hinigiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa iyo muling ihahandog sa iyo buong puso kong inaalay sa iyo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay bihayang aming inampon, aming at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. O Diyos, O Panginoon, lahat ay bihayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapakayag namin sa iyong kadakilaan, ngayon na ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon na aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya ay kapanalig namin na may paninindigan na ikaw ay ipakayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mo na kanyang matularan ang iyong anak na nag-akin ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakad ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lakad na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararagal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakad ng parangal at
pagpupuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, naibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo salat man ako sa lahat. Ang tangi kung yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag na hantong ay payapat may galak sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw. Bituin sa akipat nubay, diwas sa paglalagbay, sandigan lakas at tibay. Laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakaw, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming makalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamakal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dakilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Mga paalaala, ang lahat po ay inaanyayahan sa darating na November 24, 2021, sa ganap na ikalima ng hapon. Gaganapin natin ang pagdiriwang ng banal na misa para sa mga Kristiyanong pinag-uusig o Red Wednesday. Ang lahat po ay hinihikayat na magdala ng isang kandila na gagamitin natin sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nidulwalhati ka namin.